It's brown out tonight dahil sa bagyong ambo. So yun nga, problema yan syempre pagka brown out, lalo pagka gabi, di ba? Signal number 3 ngayon dito sa amin at nag brown out pa. So dahil dyan, ang pag-uusapan nating topic ngayon ay yung mga bagay na dapat ginagawa pagka brown out sa gabi. Yan, bibigyan ko kayo ng mga tips. So ang unang tip, dapat pagka brown out sa gabi, tipirin ninyo yung mga battery ng mga cellphone ninyo. Siyempre, yung cellphone, napaka-importante yan, lalo na pagka brown out at tapos bumabagyo. Dahil, ano yan, way to communicate. Pagka may emergency, halimbawa, biglang may nangyaring hindi maganda sa paligid, or kung halimbawa, may biglang pumagsak na puno sa inyo, or umangat yung bubong ninyo. Basta, pag kinailangan nyo ng tulong, kailangan nyo ng way para makakontak, makatawag, makatext sa mga tutulong. And another thing, siyempre, yung mga cellphone natin ngayon sa panahon na to, merong flashlight. So, syempre, importante flashlight, lalo na pag gabi. So, as much as possible, tipirin natin yung baterya ng cellphone. So, iwas muna sa gaming, iwas muna sa panonood, sa pag-data, sa pag-FB, pag-YouTube, para tumagal yung battery ng cellphone. Number 2, hugutin ang saksak ng ref. Yan. Ito, dati hindi ko to alam eh. Until nung nasira itong ref namin, tinanong ko dun sa technician kung bakit nagkaganon, bakit nasira agad. At ang sabi niya, kasi daw minsan isa sa mga rason ay yung kapag nagba-brown out, tapos bumabalik agad yung kuryente nang wala pang mga 5 minutes. Ang rep daw kasi tsaka aircon, pagka namatay or nawala ng kuryente, tapos nagkaroon agad ng kuryente, nakakasira daw yun ng rep tsaka aircon. So yun ang dahilan kung bakit kailangan niya hugutin yung saksak ng rep pag nag-brown out. Kasi minsan, pag brown out, may tendency na bumalik-balik yung kuryente ng mabilisan. Ayan. Number 3, patayin ang appliances na naiwang naka-on. Pag hindi pa brown out, malamang yung mga ibang gamit natin tulad ng TV, electric fan, yung mga ilaw, mga naka-on yan. Eh, pag biglang nag-brown out, minsan nakakalimutan na natin na patayin. Ang problema, pagka biglang nagka-kuryente, minsan yung iba nating appliances sensitive sa mga electrical surge, yung bigla nilang pumapasok yung kuryente. Nakakasira yun ng mga ibang appliances. So para maiwasan yung ganun, para maiwasan na rin yung sunog, mas okay na patayin na yung mga appliances na naiiwang naka-on nung bago ko mag-brown out. Number 4, mag-ipon ng tubig. Siyempre, alam naman natin pare-parehas, pagka brown out, kasama na rin dyan ang pagkawala ng supply ng tubig. Hindi ko alam kung na eksaktong dahilan kung bakit tuwing nagba-brown out, kasunod na rin na yung pagkawala ng tubig. Siguro dahil di kuryente din yung mga nagsusupply ng tubig, kaya nawawalan rin sila ng supply ng tubig. Basta yun, as much as possible, pagka nag-brown out, mag-ipon na ng tubig. So kung meron kayong mga balde, drum, timba, batsa, ganun, ipunan nyo na ng tubig para kung sakaling mawala yung tubig, meron na kayong gagamitin. Kahit pang buo sa toilet, pang hugas ng kamay, ganyan, pang urong, pang saing, ganun. Para kung sakaling mawala na supply, meron na kayong tubig. And last, number 5, ilabas ninyo yung inyong mga emergency light. So, syempre, pagkagabi, kailangan natin ng source of light. Ngayon, sa panahon na to, buti nga ngayon, high-tech na, di ba? Hindi na kandila, hindi na gasera ginagamit ng karamihan sa atin. Karamihan sa atin, nagpa-flashlight na sa cellphone. Then, yung iba sa atin, mayroong mga rechargeable na flashlight or lamps. So, syempre, kailangan naka-ready yan pag nag-brown out para kung meron kayong iilawan, madali nyo makukuha kung nasaan. So yun yung mga tips ko sa inyo para maging maayos ang inyong gabi kahit na brown out. Sana nag-enjoy kayo sa video ko ngayong gabi na to. And again, ingat-ingat dahil may bagyo, huwag na rin lumabas kasi nga alam naman natin na quarantine pa rin dahil sa virus, and at the same time meron yung bagyo. Keep safe lang sa bahay, stay at home. Sana may natutunan kayo ngayong episode. Again, huwag nyo kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Kita-kits na lang sa susunod na episode.